Inambush at pinatay si Mayor Erlinda Domingo ng bayan ng Maconacon, Isabela kagabi. Nangyari ang insidente dito sa Quezon City. Arestado ang tatlong suspect na di mano mga hired killer. Inaalam pa kung politika ang nasa likod ng krimen. Gayong sa loob lang ng tatlong taon, pangalawang mayor ng Maconacon si Domingo na pinatay. My report si Chino Gaston. Isa lang ito sa mga huling larawan ni Maconacon Isabela Mayor Erlinda Domingo bago siya nabaril sa isang ambush sa Quezon City kagabi. Labis na ikinagulat ng kanyang kaanak ang kanyang pagpanaw. Wala naman daw kasing kilalang kalaban ang pinaslang na alkalde. Kagabi wala ng buhay ng matagpuan ng alkalde sa parking lot ng isang apartel sa may Examiner Road sa Quezon City. Dalawang tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ni Domingo. Nag-check-in sila ng umaga, tapos nag-check out, tapos bumalik. After that, bumaba, may bumaril sa kanya. Nagpapagaling naman ngayon sa East Avenue Medical Center ang kanyang driver matapos mabaril sa paa. Ilang minuto mula nang mangyaring pamamaril, agad nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga suspect na si Christian Pajenado. Isang caliber 45 ang nakuha sa kanya. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyon ng naturang baril. Ang dami natin checkpoint ngayon eh, di ba? So madali siya, mabilis ang responde. Kaya nakuha ka agad, tapos yung mga civilian tinuro nila kung saan yung saan tumakbo. Kinabukasan, nahuli naman sa isang safe house sa Barangay Commonwealth ang dalawa pang suspect na sina Michael Domingo at Mary Grace Malones. Lahat sila nakuna ng mga baril. Na-recover din ang ilang drug paraphernalia at ang motorsiklong di umano'y ginamit sa kanilang pagtakas. Parang mga hard killers mga to. So hindi personal. Unang-una, malayo naman sa taga-Cagayan si Mayor. Ito taga dito. Ang motibo ay still ongoing yung investigation natin. The opportunity and the means were already established. Yung motibo, very soon, we will be able to get the mastermind. Tatlo pang kasamahan ng mga suspect ang pinaghahanap ngayon ng mga pulis. Hindi pa man tukoy kung sino ang nasa likod ng krimen, isa na ang nalalapit na eleksyon sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay. Re-electionist si Domingo. Sa loob ng tatlong taon, si Domingo na ang ikalawang pinaslang na mayor ng Maconacon. Noong 2009 kasi, pinatay rin ang Noy mayor ng Maconacon na si Francisco Talosig. Pinalitan siya ni Domingo na Noy vice mayor. Alamin natin ang kabuuan nito because this might not be two isolated events and maybe whatever are the connections, malalaman ito. Chino Gaston, GMA News.